Good morning po sa ating lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 304 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at katikbisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Napakabilis talaga ng araw. Sa episode natin sa araw na ito, magwawakas na ulit ang mga panaghoy. Basahin na natin ang dalawang huling chapters nito. Tara! Ang mga mamamayan ng Jerusalem ay tulad ng kumukupas na ginto o ng mamahaling bato na nagkalat sa langsangan. Kung katulad sila ng tunay na ginto noon, ngayon na may itinuturing na parang mga palayok na gawa sa putik. Kahit na ang mga asong gubat ay pinasususo ng kanilang mga tuta, pero ang mga mamamayan ko'y naging malupit sa kanilang mga anak, gaya ng malalaking ibon sa disyerto. Dumidikit sa mga ngalangala na mga sanggol ang mga dila nila dahil sa uhaw. Humihingi ng pagkain ang mga bata, pero walang maibigay sa kanila. Ang mga taong dati ay kumakain ng masarap, ngayon namamatay na sa gutom sa mga lansangan. Ang mga dating lumaking mayaman, ngayon naghahalungkat ng makakain sa mga basurahan. Ang parusa sa aking mga kababayan ay higit pa sa parusa ng mga taga Sodom, na biglang winasak ng Diyos at ni walang tumulong. Ang mga pinuno ng Jerusalem, nooy malulusog at malalakas ang katawan, nakakasilaw ang kanilang kaputian, gaya ng snow o gatas, at mamula-mula ang kutis tulad ng mga mamahaling bato. Pero ngayon, hindi na sila makilala at mas maitim pa kaysa sa uling. Mga butot balat na lang sila at parang kahoy na natuyo. Di hamak na mas mabuti pa ang mga namatay sa digmaan kaysa sa mga namatay sa gutom na unti-unting namatay dahil sa walang makain. At dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking mga kababayan, ang mga mapagmahal na ina ay napilitang iluto ang sarili nilang mga anak para kainin. Dahil sa labis na gutom, ibinuhos ng Panginoon ang matindi niyang puot sa Jerusalem. Sinunog niya ito, pati na ang pundasyon nito. Hindi makapaniwala ang mga hari sa buong mundo, pati na ang kanilang mga nasasakupan, na mapapasok ng mga kaaway ang mga pintuan ng Jerusalem. Pero nangyari ito dahil sa kasalanan ng mga propeta at mga pari nito na pumatay ng mga taong walang kasalanan. Sila ngayon ay nangangapa sa mga lansangan na parang mga bulag, puno ng dugo ang kanilang mga damit, kaya walang sino mang nagtangkang humipo sa kanila. Pinagsisigawan sila ng mga tao, "Lumayo kayo, marumi kayo, huwag niyo kaming hipuin." Kaya lumayo sila at nagpalaboy-laboy sa iba't ibang bansa pero walang tumanggap sa kanila. Ang Panginoon ang siyang nagpangalat sa kanila at hindi na niya sila pinapansin. Hindi na iginagalang ang mga pari at ang mga tagapamahala. Lumalabo na ang aming mga paningin sa kahintay sa tulong ng aming mga kakamping bansa, pero hindi sila tumulong sa amin. Sa mga tore namin ay nagbantay kami at naghintay sa pagdating ng mga bansang ito na hindi rin makapagliligtas sa amin. Pinabantayan ng mga kaaway ang mga kilos namin. Hindi na kami makalabas sa lansangan. Bilang na ang mga araw namin. Malapit na ang aming katapusan. Ang mga kaaway na tumutugis sa amin ay mas mabilis pa kaysa sa agila. Tinutugis kami ng mga bundok at inaabangan kami sa disyerto para salakayin. Nahuli nila ang aming hari na hinirang ng Panginoon, ang inaasahan naming mangangalaga sa amin mula sa mga kaaway naming bansa. Magalak kayo ngayon, mga angkan ni Edom na nakatira sa lupain ng Uz, dahil kayo man ay paiinumin din ng tasa ng parusa ng Panginoon. Malalasing din kayo at malalagay sa kahihiyan. Mga taga-Jerusalem, matatapos na ang parusa nyo. Hindi magtatagal ay pauuwi na kayo ng Panginoon mula sa lugar na ito na pinagdalhan sa inyo nang bihagin kayo. Pero kayong mga taga-Edom, parurusahan kayo ng Panginoon dahil sa inyong mga kasalanan at ibubunyag niya ang inyong kasamaan. Panginoon, alalahanin niyo po ang nangyari sa amin. Masdan niyo ang dinanas naming kahihiyan. Kinuha ng mga dayuhan ang mga lupa't bahay namin. Naulila kami sa Ama
kaya nabiyuda ang aming mga ina. Kinakailangan bayaran pa namin ang tubig na aming iniinom at ang kahoy na aming ipinanggagatong. Pinagtatrabaho kami na parang mga hayop at hindi man lang kami pinagpapahinga. Nagpasakop kami sa mga taga-Ehipto at Assyria para magkaroon ng pagkain. Ang mga ninuno naming patay na, ang nagkasala, pero kami ngayon ang nagdurusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Napailalim kami sa mga alipin at walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap namin ng pagkain, nanganganib ang aming buhay sa mga armadong tao sa disyerto. Nilalagnat kami dahil sa matinding gutom at ang aming katawan ay kasing init ng pugon. Pinagsamantalahan ang mga asawa namin sa Jerusalem at ang mga anak naming babae sa mga bayan ng Juda. Ibinitin sa pamamagitan ng pagtali sa kamay ang aming mga tagapamahala at hindi iginalang ang aming matatanda. Ang aming mga kabataang lalaki ay parang aliping sapilit ang pinagtrabaho sa mga gilingan at ang mga batang lalaki ay nagkanda suray-suray sa pagpasan ng mabibigat na kahoy. Ang matatanda ay hindi na umuupo sa mga pintuan ng lungsod para magbigay ng payo at ang mga kabataang lalaki ay hindi na tumutulong sa musika. Wala na kaming kagalakan. Sa halip na magsayaw, nagdadalamhati kami. Wala na rin kaming karangalan. Nakakaawa kami dahil kami ay nagkasala. Dahil dito, nasasaktan ang aming damdamin at nagdidilim ang aming paningin. Dahil napakalungkot na ng Jerusalem at ang mga asong gubat na lamang ang gumagala rito. O Panginoon, maghahari kayo magpakailanman. Ang iyong paghahari ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Bakit palagi nyo kaming kinalilimutan? Bakit kay tagal nyo kaming pinabayaan? Ibalik nyo kami sa inyo at kami ay babalik. Ibalik nyo kami sa dati naming kalagayan. Talaga bang sobra na ang galit nyo sa amin kaya itinakwil nyo na kami? Ituloy na natin sa bagong tipan ang pagbabasa sa Hebreo. Nasa chapter 2 na po tayo. Tara! Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang naririnig natin para hindi tayo maligaw. Isipin nyo, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumalabag o sumusuway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-manghang gawa at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin, hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan. O Diyos, ano ba ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba siya upang iyong kalingain? Sa maikling panahon, ginawa niyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo siya bilang hari at ipinasakop niyo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang sinasabi ng kasulatan na ipinasakop ang lahat ng bagay sa tao ay nangangahulugang darating ang araw na walang anumang bagay na hindi maipapasakop sa tao. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita na sakop ng tao ang lahat ng bagay. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya marapat lang na pumayag siya maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ngayon, maraming mga tao ang magiging kanyang mga anak na kanyang mapaparangalan. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinakahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang ama. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo
at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Sinabi rin niya, magtitiwala ako sa Diyos. At idinagdag pa niya, narito ako kasama ng mga anak ng Diyos na kanyang ibinigay sa akin. Ang yamang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganoong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus kundi ang lahi ni Abraham. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan magkatawang tao ni Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ang magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumanas ng tukso. Sa chapter 26 sa Kawikaan, tara na at basahin na natin ang verse 23 bilang pagwawakas ng ating episode sa araw na ito. Maaring itago ng magandang pananalita ang masamang isipan. Tulad nito ay mumurahing banga na pininturahan ng pilak. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message niyo lang po ko. Salamat nga pala sa lahat ng mga nagme-message. Binabati ko po kayong lahat. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na buhay, nandito muli ako bukas at sana'y samahan niyo muli ako.